Alam mo ba, hindi ko narinig yung mga sinabi mo kay Annalyn. Gusto mo akong ipakulong? In your dreams! Dahil lalabanan kita! Sa tingin mo ba, yung pakikipagtulungan mo kay Moira, yun lang ang pwede kong ikaso sa'yo? Then file a case against me. I'll see you in court! See you in hell! Wala na akong pakialam, Annalyn. Kung ayaw niya akong maging anak, ayoko rin siyang maging ina. Dahil wala siyang kwentang ina. Sana mamatay na siya. Hindi na talaga kami magkakaayos. Sisiguraduhin ko na makukulong din siya katulad ni Moira. Di po ba hinahanap niyo po yung lalaki? Yung nabubog po dito kanina? Oo, bakit? Alam ko po kung nasaan siya. Tara po, baka umalis na po siya. Carlos? Sumuko ka na. Gawin mo ito para sa akin. Nakikipusap ako sa'yo, please. Susuko ko. Pero, huwag mo akong iiwan, ha? Oo, samahan kita. Kapinas! Tingnan! Huwag kayo magpapaputok! Kuya, huwag ka magpapaputok! Pigilan mo sa lawag sa'yo magpapaputok! Sinabi lang sa'kin, susuko na sa please. Please. Lynette. Lynette, kausapin mo naman ako. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo hinayaan makatakas si Carlos? Kriminal siya, Lynette. Hindi mo na siya asawa. Oo nga. Kriminal nga siya. Eh, bakit di na natin siya pinahuli sa mga polis? Bakit kailangan pa siyang paputukan? Susuko naman si Carlos eh. Eh kung susuko siya, bakit siya tumakas? Kasi natakot siya, RJ. Kaya ba nakita si Carlos? Wala na siya sa tamang pag-iisip niya. Alam mo, gusto ko din siyang makulong dahil malaking kasalanan niya sa akin. Pero ayoko siyang mabaril. Chang, Josa, nawala na po akong gana kumain. Uwi na lang ako. Lynette. Lynette! Dok! 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 Hayaan mo na muna yun. Dahil sigurado kong stress na stress yun sa nangyari ngayong araw na to. Mojito, please. Hi. Kung nandito ka para busitin ako, please lang tumigil ka na. Ano ka ba, Justine? Kakampi mo ako. Shut up. Kakampi ka nila. Akala mo ba hindi ko nabalitaan? Humingi ka ng tawad kay Tito RJ tsaka kay Annalyn. Come on, Justine. I honestly hate all of them. Dahil sa ginawa nila kay Mommy. Wala akong kakampi. I was just acting. At kaya naman ako nandito eh. Kasi alam ko, wala ka rin kakampi. I'm here to ask you to team up. Be allies. Para saan? E di para gantihan ng mga tanyag. Dahil alam ko, parehas nila tayong inapakan. Parehas nila tayong inape. And now, it's our time to shine. Bukan! Totoo ba na nababaliw na si Doc Carlos? Pero ako hindi ako naniniwala eh. Yun nga ang sinasabi ni Lynette kanina pa. Nawala daw sa tamang pag-iisip si Carlos. Pero pwede naman yun, di ba? Na nakukong si Doc Carlos sa dami ng problema niya. O, tinan mo, nawalan bisa yung kasal nila ni Lynette. O, isipin niya yun. O, tapos hindi pa doon. Hindi naman porque doktor siya at matalino siya, eh hindi na po pwedeng mapatid yung katinoan niya, di ba? Ang daming problema noon, ang daming iniisip noon. Nawalan bisa ang kasal nila, namatay si Moira, tapos ngayon iniisip niya pa na malaki ang pagkakataon na magkabalikan kayo ni Lynette, no? Oh. Mabigat na isipin yun. Pwede yun. Pwede. Alam mo, posible yan. Pero, matali.
matalino si Doc Carlos eh. Doktor nga yun eh. Hindi basta-basta mababaliw yun. Ako tingin ko, may style lang. Well, totoo man o hindi na may sira sa pag-iisip si Carlos, ang korte pa rin ang magdi-decide sa kalagayan niya. Tama. Tama ka. Sa dami ng kasalanan ni Carlos, hindi siya pwedeng palakaw-lakaw lang. At kung totoo nga nababaliw siya, abay, manta siya sa safety ng publiko. Dapat siya talagang makulong. Tiyak, Diyosa, kailangan natin bantayan na mabuti si Lynette. Nararamdaman ko na makikipagkita si Carlos ulit sa kanya. Baka kasi iba yung interpretasyon ni Carlos sa ginawa ni Lynette sa pagharang sa pulis. Baka isipin niya na may malasakit pa si Lynette sa kanya. Wala akong pinagsisisihan dahil lahat ng ginawa ko para sa iyo. Mommy, I miss you. I miss you. Hindi man lang tayo nakita. Hindi man lang tayo nakapag-usap. Di man lang kita nayakap. Mommy, bakit ba ako iniwan? Ba't mo ako iniwan? Eh, dapat di mo ako iniwan. Zoe? Are you okay? Ano, ready ka na ba na i-donate yung mga damit ng mami mo? Tita, I don't think ready akong ipabigay yung damit ni mami sa charity. But Zoe, how can you move on kung hindi mo gagawin yan? Tita, I'm sorry. Pero iba na lang i-donate ko sa charity. Iba na lang. Okay, bahala ka. I understand. Teka. Bakit? Asan na yun? Alin? Ito yung wig ni Mami. Yung favorite niya nawawala. Ah? Anong wig? Wala namang kumuha dito. Yung favorite niya yung lagi niyang gamit dati. Yung ganito ka-XN. Asan na yun? Ah, you mean yung Dora wig niya? Oo, nasa na yun? Ah. Dito lang naman yun.